bagong memorandum ng DSWD, DILG at NCSC or National Commission on Senior Citizen na lahat po ng mga senior citizen sa buong bansa ay obligado na magparehistro. Dapat lahat ng senior citizen ay nakapag-fill up ng Senior Citizen Registration Form. Kailangan ba talaga ito o required bang mag-fill up ng senior citizen? Opo, upang ma-validate ito ng NCSC o National Commission on Senior Citizen na kung saan ay magkakaroon ng database ang mga bagong pamunuan at upang mapadali nilang matukoy ang mga senior citizen na karapat dapat na mabigyan ng social pension. Sa bagong sistemang ito, madaling malalaman kung ilan na ang bilang ng lahat ng senior citizen sa buong bansa. At para malaman kung magkano ang ilalaang pondo ng budget ng pamahalaan dito. At higit sa lahat, dito rin malalaman kung sino ang mga higit na nangangailangan upang mabigyan ng tulong ng pamahalaan sa pamamagitan ng social pension. Ano ang kailangan gawin upang makapag-register ng isang senior citizen? Una, kailangan po natin ng form mula sa NCSC. Saan makakakuha ng form na ito? Ito ay maaaring makuha sa website ng NCSC at kailangan ninyo po itong ma-download ang form na ito sa pamamagitan ng mga cellphones or computer. So, paano ang proseso nito? Paano madadownload ang NCSC form registration at saan po natin ito ipapasa? Meron din guys na online registration po dito sa NCSC kung ayaw po natin na mag-download ng manual form at para po mapilapan natin. So narito po ang tutorial videos kung paano po tayo mag-online registration at paano po din natin madadownload ang manual form po na registration po para sa ating mga senior citizen. Una guys, ay pumunta tayo sa Google Chrome at i-search po natin ang NCSC. After po nating ma-search guys, ito sa unang part, ito, i-click lang po natin itong link na to, yung website na yan para makapasok po tayo sa kanilang official website. So ito na guys yung kanilang website. So una po guys ay pupunta tayo dito sa Registered Now. Yung online registration guys. So basahin po natin. After po natin mabasa, i-click lang po natin yung agree and then mag-start na po tayong mag-fill up ng registration form po ng ating senior citizen. So click lang po natin yung proceed. So yan guys, makikita po natin dito after natin mag-click. Yan, online senior citizen data form. So new application po ito, basahin po muna natin bago tayo mag-fill up. So kapag po nabasa po natin yan guys, ito na po ang sunod. Identifying information, so ito na po yung name, last name, first name, and ito po yung middle name. Pagkatapos po yung extension, so ilalagay lang po natin yan dyan guys kung meron po siyang extension. Next is yung address po natin. Select your region, province, city, barangay. Yan, pipilapan po natin yan. At pagkatapos po, ito yung residence. Complete address, palagay natin dyan yung street. And sunod po yung birth date. So meron po nakalagay dyan na kailangan tama po yung ating ilalagay na birth date po. So yung month, date, and year. Then next po is the birthplace. Yan. Marital status, gender, contact number, email address po. Yan. Pagkatapos po guys, itong ethnic origin, language spoken. Yan, pipilapan po natin yan lahat guys. Medyo marami-rami ito guys eh. Itong OSCA ID number, kung meron po tayong OSCA, GSIS, SS number, TIN number, PhilHealth number. Yan, ilalagay po natin yan guys, TIN number. Then, SC, Associate ID Number, Other Government ID Number, Employment, Business, Current Pension, Capability to Travel. So, yun po guys, pipilapan natin yun. Of course, the family composition, name of your spouse, last name, first name, middle name, extension. Name of your father, last name, first name. Yan, basta pipilapan po natin yan guys. Name of your mother, yan. Name of your children. So, inunumerate nyo po dito guys kung sino po yung mga anak nyo? At least mga lima po. So, magsisimula po tayo sa panganay hanggang sa bunso po. Ilalagay po natin dyan lahat ng kanilang mga pangalan, basta po yung complete details kung saan po sila nagtatrabaho, ano po yung work nila, yan. Lalagay po natin dyan lahat, guys. So, after nyan, after po natin ma-fill upan, meron pa po itong kasunod, guys. Medyo mahaba nga lang po itong online registration. Basta ito-double check po natin yung ito, other dependents po, yan, lalagay din po natin dyan.
Sunod po ay dependency profile. Ito po yung mga living condition. Yan, ikiklik lang po natin dyan kung tayo po ay nag-iisa o meron po tayong kasama sa bahay. Ikiklik lang po natin dyan. Next is yung housing condition. Pagkatapos po ng housing condition, ito yung education, HR profile po natin. Highest education attainment. Yan, check lang po natin. Sunod po yung ating pong technical skills. Yan, lalagay lang po natin dyan. Tapos yan, meron po kong share skills. Yan. Pilapan lang po natin. Yan po ang sunod. And pagkatapos po niyan, economic people, source of income and assistance. Yan, basta i-click lang po natin, i-click yung mga kung ano po yung ano sa ating background, guys. Tapos monthly income. Yan, medyo mahaba nga lang po ito. Next is the health profile, medical concern, blood type, physical disability, lalagay po natin dyan lahat, health problems, yan. Lahat po ng mga hinihingi ay ilalagay po natin dyan, guys. And always double check po natin yung ating mga pinipilapan para naiwasan po natin yung error or yung problema po sa ating registration form. So, OSCA ID photo attainment, ayan, guys. So, dito naman, guys, ay... please take an image picture of OSCA ID or any ID government na pwede po natin i-attach dito. So, kailangan po yung image natin ay nasa 50 MB po yung kanyang maximum. Tapos, kung wala naman po tayong, if you don't have the OSCA ID, pwede po tayo mag-attach ng ibang ID dito, guys, basta sa government po galing. And then attach your recent photo. So same lang din po ito, guys, ng ano, ng i-upload natin. Image must not exceed po the 50 MB din po, guys, yung i-upload natin. And we need to close up image of your face. So please upload 2x2 po. Okay? After po natin makapag-upload, guys, so ito meron po ditong passkey number. Dito po kasi sa passkey number, kayo po ang magpo-provide ng sarili nyong passkey number. So enter po natin dyan sa enter the PKN. Then i-retype lang din po natin yung ating PKN. So after nyan, make sure to remember and take note of your PKN number before submitting. So dito naman sa affix your signature, guys, kung ang gamit po natin dito ay computer, ang gagawin po natin ay igagalaw lang po natin yung mouse para makapag create po tayo ng ating signature. Pero kung ano naman, guys, kung ang gamit nyo pong pag-registered is yung inyong cellphone, pwede pong gamitin natin yung ating kamay. Okay? So ganito, guys, may example ako dito. Yan. Kunwari, eh, ako po yung nag-fill up. Ayan. So, yan. Nag-signature po ako dyan kasi ang gamit mobile ko po. Phone. Then, yan, guys. Confirmation to allow the storage and use my personal data. So, yan, guys. Sige, click nyo lang yung mga box dyan. Pero basahin natin bago natin siya i-click. Then, after that, guys, meron dyan nakalagay na assisted by. Kung ang inyong mga anak or apo po ang nag-fill up ng inyong online registration, pangalan po ng kung sino po yung nag-assist sa inyo and kung ano yung relation nila sa inyo at pati po contact number. So, important, read this before you submit. So, yan, babasahin po natin yan, guys, bago po natin isubmit. So, meron po tayong mali, wag po muna natin isubmit, pwede naman po natin siyang i-cancel. Balikan po natin yung hindi natin nalimutan or may mali, bago po natin isubmit yung ating online registration. Paalala lang po, guys, na hindi po tayo pwede dito magdoble or magtriple po ng registration. Sa mga gusto naman po na i-download yung manual form, ayan, i-click lang po natin yan, guys, at pwede po natin ma-download yung PDF registration form po dito sa NCSC. And same lang din po siya ng pipil upan, guys. Ang kaibahan lang sa papel, etong kanina ay sa online. So ito, kapag napilapan na po natin, guys, ay pwede po natin itong i-scan. And then, after po natin itong i-scan, ay isesend po natin ito sa kanilang email. Yan, ipa-flash ko po dyan sa screen at ilalagay ko din po dyan sa description box sa mga gusto po ng merong photocopy na print out, naka-scan at isesend po sa email. So, ganun lang po, guys, kung paano po mag-fill up ng ating online registration dito po sa NCSC.